May nagsasabi din na may magtatanong daw sa main balcony. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Alfred Montaliana, isa pong guro at kasalukuyang katoliko po. Dalawa po ang aking katanungan. Una pong tanong bakit po sa iglesia ang ipinangaral ay palipat-lipat po ang pagbabasa po ng berso sa Biblia? At pangalawa po ay bakit po hindi po tuloy-tuloy ang pagbabasa tulad po ng ipinangaral po ng iba pong mga mangangaral? Salamat po. Salamat po sa inyo, Ginoong Alfred. Napakaganda ng tanong. Ano? Dapat maganda rin ang sagot. Wala nang gaganda pa sa sagot ng Biblia. Ang tanong niya, dalawa po, bakit daw po sa pagbasa naming mga minis ng Biblia, palipat-lipat daw ng verses, ng verso, talata, kalawa, ba't hindi daw po tuloy-tuloy? Ngayon, unahin po muna natin yung pagtuturo o pag-angaral ng salita ng Diyos. Kasi po, inaakala ng iba, ang Biblia, banal na kasulatan, parang karaniwang aklat lang na nabibili kung saan, pagkatapos po, pwede mong basahin, dire-diretso sa sarili mo, maunawaan mo. Ano po ba ang katangian at kaibahan ng Biblia, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Mabuti liwanagin po muna natin yan. Sa Roma 16:25 po, ito po ang turo ng mga apostol. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po. Ito po. At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang salita ng Diyos, yun din po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, nakatago, itinago na sa hiwaga pa. Kaya hindi po ito pangkaraniwang aklat na basahin mo lang sa sarili mo, maiintindihan mo na. Ano po sabi ng Biblia? Sabi ng mga apostol, ang salita ng Diyos o ebanghelyo, nakatago sa hiwaga, inilihim sa hiwaga. Paano mo maiintindihan? Paano mo mauunawa? Nakalihim pala sa hiwaga. Biblia rin po sasagot. Marcos 4:11. Tuloy po natin sa talatang 12. Ganito po ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang mga nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. Nakalihim pala sa hiwaga ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano po ito mauunawa ng tao? Ang sabi po, ipinagkaloob sa kanila ang makaalam ng hiwaga. Ipinagkakaloob po. Pero kanino po ipinagkakaloob? Kanino po ipinagkakatiwala yung pagkaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Ikalawang Korinto po, 5:18. Ituloy po natin sa talatang 20. Ganito po ang pahayag ng mga apostol. Pakinggan ninyo. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhikan Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kanino po ipinagkaloob o ipinagkatiwala ang makaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo.
Ano sabi niya? Ipinagkatiwala sa amin yung ministeryo at salita ng pagkakasundo. Alin po yung salita ng pagkakasundo? Yan din po ang aral ng Diyos. Bakit sinabing salita ng pagkakasundo? May dapat pa pagkasunduin. Sino ang tao at ang Diyos? Eh bakit? Nagkahiwalay eh. Eh bakit? Nang ang tao magkasala, nahiwalay sa Diyos. Ano kailangan? Ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Pero paano may magtuturo ng salita ng pagkakasundo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Sino magtuturo? Ipinagkatiwala sa amin, sabi po, ang salita ng pagkakasundo. Sino? Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi po lahat, hindi kahit sino, hindi kumuha ka ng Biblia. Pwede na. Ay, hindi ho. Yung iba na bilanggulang, nagbasa ng Biblia sa bilangguan, paglabas, nangangaral na. Pa hindi ganon. Nakalihim sa hiwaga yan. Paano malalaman? Kaloob. Kanino? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Kaya, pag hindi po tunay na sugo ng Diyos, may karapatan bang mangaral ng salita ng Diyos? Roma 10:15 po. Pakinggan po ninyo. At paano silang magsisi pangaral kung hindi sila mga sinugo? Tanong ni Apostol Pablo, naroon na sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano silang mangangaral? Hindi naman sila sugo. Ano katumbas? Pag hindi po sugo ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. E paano kung mga hasmangaral? Hindi naman pala sugo. Pag-aralan man ang pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung manghas mangaral, manghas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral. Ngunit kailan pa man, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po katunayan? Mga kaibigan, mga kababayan at mga panauhin, sa Biblia po, ang pangalan ng tunay na iglesia nakasulat po sa Biblia. Ano po? Binasa kanina, Roma 16:16, Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Pero bakit nung mangaral, Iglesia Katolika? Saan mo mababasa yun? Anong kapitulo? Anong versikulo? Ang pangalan ng tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo, nasa Biblia. Eh, ba't nung mangaral, Protestante? Saan mo mababasa sa Biblia yung Protestante? Ba't nung mangaral, Baptista, Metodista, Episcopal, at kung ano-ano pa, wala naman sa Biblia. Pero Biblia hawa. Biblia binasa. Nagsunog ng kilay. Baka hindi lang pati kilay ang nasunog. Pati bumbu na nasunog sa pag-aaral. Pero ba't nung magturo, iba? Ah, sabi ni Kristo, kaloob ang makaalam niya. Kanino? Sa mga sugo. Ano sabi ni Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos? Paano ka mangangaral kung hindi ka sugo? Eh kung mangahas, mag-aral man ang mag-aral, hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, puntahan po natin, paano po kung magturo ang mga tunay na sugo ng Diyos? Ito po, sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Ay, hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili, kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba, masteral degree, saan ka nagtapos, hindi yun. Ano sabi? Uulitin ko po. Nang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos ang mga tunay na sugo ng Diyos?
hindi anyo sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yon? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis, yung Genesis po ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Genesis yung 3:1. Ito po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa aliman punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang diablo na saan yung ahas? Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? E pagka sinunod natin po, Ginoong Alfred, nagtanong, yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapagturo, dire-diretso basa, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin, palipat-lipat po ng talata? Kung susundin po natin dire-diretso, ang tanong po natin, sino yung ahas? O, basahin natin sa 2, at sinabi ng babae sa ahas, wala po dun eh. 3, datapot bunga na, wala po dun. Ahas, ahas, baka nasa 4, wala. 7, 6, wala. Buklatin natin na makapal, wala pa rin. 32, ahas, ahas, nasan yung ahas? Nandun pala sa huli. E pagkat sinunod po natin dire-diretso, isang linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po niyo kung nasaan yung sagot. Yung huling aklat sa Apokalipsis po. Apokalipsis, pakinggan po ninyo, sa 12, ang talata ay 9. Sino ba tong ahas na to? Eto ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Nandun po, sa huli. Eh bakit? Eh tandaan natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu, batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu.